So, nag-check ako kagabi ng aking Facebook page, which is the Roger Motor Vlog. So, nagpapasalamat ako sa inyo dahil naabot na natin yung goal natin na makarating sa 300 followers, di ba? So, pasalamatan ko muna yung lahat ng mga silent viewers ko dyan from Calabanga, Naga, at sa ibang panig ng Pilipinas, di ba? So, meron akong mga silent viewers, nakikita ko sila sa... Bakit ko nasabing silent viewers? Kasi kahit hindi sila nagre-react, nakikita ko dun sa insight kung tagasan sila, kung ilan yung count ng average minutes na kanilang pinapanood sa ating page, di ba? At the same time, sa ibang bansa, binabati ko po yung mga nanonood sa akin sa ibang bansa, di ba? So, maraming salamat po sa inyo. Dahil kahit papano ay sinuportahan nyo pa rin po yung aking simpleng motovlogging channel at the same time yung motovlog page natin. So maraming salamat po. Bago nga po ang araw na ito ay sinulubong muna natin yung pagdating ng bagyong si Paeng. Ayan, so dito ako natulog ngayon sa bahay guys, ng aking diba, paparating si bagyong Paeng. So dito tayo natulog kasi madami ditong mga gamit. Ito yung bahay ng pinsan namin. So dito muna kami pinatulog kasi yung pinsan namin ay puro sila babae. So dito muna kami guys pinatulog para bantayan itong mga gamit. At sa mga sumunod na araw ay biglang na flat yung gulong ng aming Honda Beat Fi. Kaya ayan, dinala muna namin siya sa shop para ipavulganize. Mare pa na yun, jobless ni Kuya Chan. Jobless ba yan? Nga pa lang sa unang bahagi ng ating gulong ay iyan ay isang tubeless tire. Okay, so yung huli ang part lang ng ating gulong ang pinavulganize. At lumipas pa ang mga araw na sobrang ulan at biglang umaraw at eto, yan, masaya kong binuksan ang aming bintana at tiningnan namin yung mga motor namin kung saan tanaw na tanaw ito sa labas ng aming bahay. So ayan, ginawa na pala namin sila ng garahe. At syempre, masayang masaya ako kasi meron ng garahe ulit yung mga motor. At the same time, binidyoan ko naman yung aking paboritong helmet na galing sa aking kapatid. So ayan, at kumuha na nga ako ng tinimba na galing sa sinaing na bigas at hinigop ko ito para malagyan ng mainit na pakiramdam yung aking tiyan kasi sobrang lamig. At bukod nga pala dyan guys sa mga nabanggit ko at ay ito pa yung mga pinagkakabala natin, so nahihilig tayo ngayon magbasa ng mga libro para meron naman tayong matutunan. At kapag nakabili na tayo ng GoPro, diba? So meron na tayong may didiscuss sa inyo. At the same time, yung mga future content natin isinusulat ko na. Pinag-aaralan ko rin yung mga iba't ibang klaseng motor na maaari nating mahawakan kapag meron na tayong successful YouTube channel at kapag naging successful na rin yung ating Facebook page, especially sa Yamaha and Kawasaki, which is lagi kong pinapanood kasi sa mga vlogger, which is si Motodek and si Reed 4Speed. At the same time, the motorcycle from the BMW na lagi ko rin napapanood sa mga vlog ni Sir J. Katagumpay, ni Hammerman. So, shoutout sa inyong lahat. So, yan lamang yung mga nangyari sa mga nakarang araw kung kaya't hindi tayo nakapag-vlog, kaya paumanhin sa inyo kung wala tayong upload. At ngayon ay babawi tayo, kaya dapat matapos nyo tong video natin. So, nandito tayo nagtapos kanina.
So, after ko nga mag-prepare ng mga kinakailangan ko para sa aking biyahe for today's video, ay, ayan, kinuha ko na yung susi ng Honda Beat at lumabas na ako. Ayan. Ito nga, yung ating Honda Beat FI. So, shoutout sa uncle ko kung saan sa kanya tong motor na to at tayo ay nakikigamit lamang. At sa isang saglit ay inayos ko muna tong helmet ko kasi napakahigpit nung strap ng aking helmet. Ayan. So, kaya inayos ko muna. So, ayan, syempre, masayang-masaya tayo ngayong araw kasi maganda yung sikat ng araw. Pero tingnan nyo naman yung mukha ko. Ayan, napakagwapo. Charis. So, ayan. So, ayan guys, naputol yung vlog natin kasi hindi na pala ako nakakapag-record ng biyahe. Lalo pag kapag umaandar kasi ito yung ginagamit natin which is nilalagay ko dito kapag nagbabiyahe tayo. Nasira na siya, ayan o. So, hindi ko pa naiisipan ng paraan kung paano ko siya magagamit ulit kasi naputol na nga siya, oh. Ayan o. Dulot ng kinalawang na kasi yung ano nito, yung screw, diba? So, but anyway, dun sa, ito pala ay reminders kasi na-videoan ko to dito sa may papasok ng bumbon. Ito, reminders lang sa mga magbabiyahe. Ito po, panoorin natin. So, dito po sa part na to ng kalsada, alam ko sa mga regular na dumadaan po dito ay alam nyo po kung saan part ito. Ayan, magkakasunod po yung mga butas sa may gitna ng kalsada. Ayan po, ayan, zoom in natin. Ayan. So, matagal akong hindi nakalabas kaya ngayon ko lang napansin ulit na mas malaki na ngayon kumpara noong dati. Tapos sa gilid niyan ay napakaraming po yung mga bato at the same time yung mga buhangin. Kaya po ingat po tayo dyan sa may part ng iyan ng kalsada. Ito po yung paalala natin, so ibalik na natin sa original video. Let's go! So dito guys, medyo wala tayo sa mood, hindi ko na sana nga may pagpapatuloy yung vlog natin kasi galing na ako sa Naga City at yung kalakad natin ay hindi natuloy kaya hindi ko na rin na i-content kaya nawala tayo sa mood. Kaya ito na lang, stick una lang yung pinagdiskitahan ko para meron tayong counting snacks, diba? So yun po, so yun guys, ano, so magandang tanghali sa ating lahat guys. So ngayon ay araw ng Wednesday, November 2. So, nag-check ako kagabi ng aking Facebook page which is the Roger Motor Vlog. So, nagpapasalamat ako sa inyo dahil naabot na natin yung goal natin na makarating sa 300 followers, 'di ba? So, pasalamatan ko muna yung lahat ng mga silent viewers ko diyan from Calabanga, Naga at sa ibang panig ng Pilipinas, 'di ba? So, meron akong mga silent viewers, nakikita ko sila. Sa, bakit ko nasabing silent viewers kasi kahit hindi sila nagre-react, nakikita ko dun sa insight kung tagasan sila, kung ilan yung count ng minutes, average minutes na kanilang pinapanood sa ating page, di ba? At the same time sa ibang bansa, binabati ko po yung mga nanonood sa akin sa ibang bansa, di ba? So maraming salamat po sa inyo dahil kahit papano ay sinuportahan nyo pa rin po yung aking simpleng motovlogging channel at the same time yung motovlog page natin. So maraming salamat po. Pinapasalamatan ko rin ang ating ang motor na madalas, halos mas madalas pa nating gamitin kumpara sa ating motor na si Roger Motovlog. So maraming salamat sa iyo, Nana, kasi kailanman ay lagi tayong ligtas sa ating biyahe, 'di ba? So marami na tayong memories na pinagsamahan. Ayan. Matan din natin yung Honda kasi sila yung nag-develop ng gantong klaseng machine kung saan ang Honda Beat FI ay isa sa pinakamatipid na motor pagdating sa fuel consumption, di ba? So, yan po yung nangyari kahapon November 2. So maraming salamat po kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video natin. So see you to my next vlog and maraming salamat po sa nanood at ng follow ng ating page sa nag-react. So maraming salamat po. Again, this is Roger Motor Vlog, your man. Peace out.